Ayan na nga guys, yan, nilagay ko na siya dyan. Yan, mismong daanan na nakikita ng aking mga customer. Ayan. Hi guys, good morning. Kagaling ko lang guys sa palengke, na malingke ako. Dahil madami na naman akong walang stock na mga paninda. Ngayon, nagbili ako guys ng asukal, mantika, tsaka asin, tsaka harina. Yan. Yan siya guys. Ngayon guys, i-repack natin to. Kasi, alam nyo guys, kaya ako nagre-repack. Kasi dito lang ako medyo bumabawi. Kasi ito yung medyo kalakasan. At tsaka ito yung madami akong natutubo dito para sa mga chichirya. Kasi ang chichirya, dos lang din naman yung kita doon, mga candy-candy, yung mga ibang, tawag nito, ibang paninda, katulad ng mga kape, mura lang naman, mga tres lang naman natutuo namin doon. Kaya dito ako bumabawi sa mga repack-repack na mga ganito, guys. Habawa, pag bumibili ako ng kalahating asin, nire-repack ko siya, kasi mas magusto nila yung repack dito na dudos lang, tigli 5 piso, tigli 3. Ayun. Ayun na nga guys. Tapos, mas mabili kasi at saka mas malaki ang tubo dito guys. Pag mag-repack tayo. Kailangan nga lang matyaga tayong mag-repack nito. Tsaka uso, asukal, ganun. Asin at harina. Kailangan nating i-repack yun siya. Kasi kapag maramihan, wala masyado tayong kikitain dun. Kaya kailangan repack. Patingi-tingi bang sinasabi? Isimulan na natin guys mag-repack o mag-retail ng ating paninda. Ayan na guys, simulan na natin ang pag-repack. Isimulan natin guys ang pag-repack ng asukal muna tayo. Nilagay natin dito para hindi tayo mahirapan mag-ano. Kalahati ito guys, ang i-repack ko. Kalahati lang. Kasi hindi ako nagre-repack ng maramihan. Kasi nga, kapag mag-repack ako ng maramihan at nakastock lang doon, nilalanggam. Kaya kalahati lang muna. Sa loob lang yan siya guys ng 2 o 3 araw. Mauubos na yan siya. Ayan. Ito ginagamit kong plastic, patok to siya, ang ano niya, wala siyang sukat kung ilang ano siya, basta ganito siya kalaki, ganito siya kalaki, siguro 1/4 siguro to yung size niya, ayan, sa sukal muna tayo guys, ganito siya ganito lang siya kalaki, ang bintahan ko nito guys is 2 piso lang siya, ayan. Kukuha tayo ng ganito siya kadami guys, 2 piso to siya. Yan. Isang spoon siya kalahati, 2 piso na siya. Ginagamitan ko siya ng imbudo para hindi siya matapon. Yan. Thank you.
Ito na guys, yung aking naripak na kalahating kilo ng asukal. Ginawa ko na lang siya guys na pang tres kasi medyo malaki pala yung aking lalagyan, yung plastic na nabili ko. Tsaka medyo marami-rami ako nilagay. Kaya pang tres na ito siya guys. Ito lahat ang nagawa ko. Sa halagang 25 pesos, tutubo na rin ako ng halos kalahati na rin siya. Ayan guys. Susunod naman tayo sa harina. Harina naman tayo. Ang haritang iriripa ko, pang tres din siya. Yan, mabili to ito. Nabili ko itong harina is 25 ang kalahati din siya. Ay, hindi. Oo, 25 ang kalahati. Yan, iriripa ko rin siya, pang tres din yung price niya. Simulan na rin natin ang pagripak ng harina. Harina. Konti lang niripa ko guys kasi pag matagal kasi to siya, pumapaito yan siya. Yan. Pang 5 piso ito, tsaka ito ang pang 3. Sa loob lang to ng halos dapat isang linggo, kailangan maubos na rin siya. Halos tutubo na rin din ako dito ng halagang bumili ako ng 25 pesos, halos tutubo na rin ako ng 20 pesos. Diba? Mas malaki na rin siya. Tayo natin, tayo. Matubo ko. Yan. Tapos, susunod natin yung asin. Yan, asin na rin tayo. Tiripak ako ng asin na pang 3 tsaka pang 5. Yung pang 5 muna. Dito natin inalagay siya sa plastic ice. No!
Tulong mo na, ayusin natin yan. Tulong mo na, ayusin ni Papa. Tulong mo na, ayusin ni Papa eh. Binili ko to siya ng 10 pesos, yung ganito. Mariripak ko siguro, mariripak ako dito ng mga 4 na panglima. Diba, tutubo na rin ako ng 10 pesos, halos kalahati na rin din. Sa bawat plastic na binili kong pang 10 pesos, makaripak na rin ako ng 5. 4. Ayan guys, halagang 10 piso, nakapag-ipak ako ng 4 na tiglilima. Ayan guys, diba may tubo na rin ako ng 10 pesos, halos kalahati din. Kailangan lang din natin na tiyaga-tiyaga lang din sa pag-ipak at saka wais na maging isang tindira. Ayan, para hindi tayo lugi. Yan. Isusunod natin guys is hindi ko na inubos lahat yung pag-repack ng asin. Kasi pwede naman mag-repack another repack pag maubos na yung isang batch ng pag-repack ko. Susunod ko guys yung mantika naman. Halagang 5 piso lang din. Kasi meron pa akong natira doong tigdudos. Kasi ang pag-repack lang ng mantika namin dito is halagang 2 piso tsaka tig 5. Yan. Ngayon ang ililipack ko is halagang 5 piso. Yan. Wait lang natin. Yan. Ayan guys. Isasalin ko muna yung mantika dito sa aking pitsil na lagayan para hindi siya matapon. Yan. Kukunuin ko muna siya. Tsaka ito yung ginagamit kong pang 5 piso. Yung 1 1/2 na plastic. Yan. Salin muna natin. Para hindi siya matapon. Ang mantika na itong nabili ko guys is halagang 48 pesos. Ngayon, malalaman natin kung ilan ang magawa ng 48 pesos. May tira pa ito siya kaninang konti-unti lang din naman. Pero hanggang dito lang din naman yan. Re-repack tayo ng pang 5 pesos. Hindi siya malinaw yung mantika ko. Ito yung binigay sa akin eh. Halos ganito kasi karamihan yung mantika na binibili ko. Yan. Ganito siya guys. 5 piso na itong bintahan namin. Madami na nga ito. Kasi yung sa iba bawasan pa ng kaunti. Kasi madami masyado. Yan. Yan. Pang 5 piso na ito siya guys. Titignan natin kung ilan magawa natin. Ayan guys, yung nagawa ko sa mantika na tiglilim pang piso. Hindi ko pa lahat naubos, pero nakagawa na ako ng 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 pesos. Hindi ko pa naubos yung halagang 48 pesos, pero naka 70 pesos na ako. Madami pang laman, madami pa siya. Kahit sabi mo may tira pa kanina, pero madami akong magagawa dito. Ayan guys. Yan lahat ang naripa ko sa loob ngayon. Yan. Yan.
Kaya tayo guys, maging wise tayo. Pasensya na guys, maingay kasi nagharutan yung mga mag-ama ko. Ayun na nga guys, diba? Tip ko lang yan sa inyo guys para more kita, diba? Maging wise minsan, tsaka mas maganda, mas malaki ang ano natin, income natin dito sa mga ganito. Maging ano din, maging tawag nito, matyaga lang tayo mag-repack ng mga ganito, tapos minsan nagre-repack din ako ng mga tuyo, nagbibigay ako ng mga tuyo, kasi yun lang din naman talaga yun. Sa totoo lang, na alam naman ng mga ibang nagsasari-sari store o magtitindahan na ganyan. Kung anong patok na paninda ninyo na mabili sa inyong lugar, yun ang bibili nyo. Huwag kayo guys bumili ng mga paninda na hindi naman mabili, na i-stock lang, sayang lang din. Tapos nalilipasan ng expiration, tsaka yung iba ay naamag na rin. Huwag kayong bumili guys, yun lang ang payo ko sa inyo. Bumili kayo ng kung ano lang yung pang-araw-araw at kailangan sa atin sa pang-araw-araw. Ayun na guys, hanggang dito na lang din. Ngayon na nga guys, hanggang dito na lang din ang ating vlog. Salamat guys, please like and subscribe my channel. Bye bye guys!